Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito si Vicky Osawa na mag-usap tayo. Ito po ang ating mga balita. Vietnamese as BTS member huli sa Roman Sagi charge. Source, galing po ito sa Japan News noong October 7, 2022. Ayon sa news na ito, hinuli ng mga pulis ang isang Vietnamese na lalaki age 26 years old matapos na mapatunayang sabit ito sa isang Roman Sagi charge. Ang lalaki ay siyang nag-withdraw ng 21 kalapad na pera sa ATM noong November na pinadala ng isang babae na nasa 40 anyos ang ace na biktima nila. Ayon sa babaeng biktima na taga Wakayama Prefecture, nakatanggap daw ito ng message sa SNS na mula kay Jungkook, isa po sa gwapo ng BTS, na member ng BTS. Sinabi nitong pupunta daw siya sa birthday niya, subalit wala daw itong pamasahe papunta ng Japan, kung kaya't kailangan niya ng 21 kalapad. My God. Naniwala naman ang babae at nagpadala ito ng 21 lapad sa bank account na ibinigay sa kanya ayon sa mga pulis. Sinisiyasat nila ang bank account na ginamit ng lalaki at meron na nitong pumasok na malaking pera mula sa 479 katao na umabot sa 332 million yen. Oh, wow. Ang lalaki ay member daw ng malaking organisasyon ng Roman Sagi ayon sa mga pulis at umaamin din ito sa charge laban sa kanya. Kaya mga BTS member, mag-ingat po tayo. May mga ganyan na palang nangyayari, ginagamit ang mga gwaping na BTS group. Ingat-ingat lang po. Ang susunod na balita naman po ay tungkol sa Yamasaki bread. Nagtaas ng presyo simula next year. Yung mga tinapay kasi isa sa pinakamasarap na brand dito ng tinapay, Yamasaki. Magtataas po sila ng presyo starting next year. Pero hindi ka naman pwede mag-stack nito kasi masisira na unless lalagay mo sa freezer. Pero pag nilagay mo sa freezer ng tinapay, okay lang din. Pero iba pa rin yung bagong luto na tinapay, di ba? Ito po ay source from Japan News, December 7, 2022. Ito po ang kabuuan. Ayon sa news na ito, naglabas ng pahayag ang sikat na bread manufacturer dito sa Japan na Yamasaki Pan na magtataas sila ng presyo next year. Ang sikat nilang lunch pack bread series na peanut, tamago at tuna mayonnaise ay magtataas ng presyo simula February 2023. Ang ilan naman nilang tinapay ay babawasan nila ng isang pirasong laman simula January 2023. Ang pagkaas ng presyo na ito ay dulot daw sa pagtaas din ng mga materials at energy cost nila. Sa totoo lang, nagtaasan talaga. Maski nga gasolina sa buong mundo, sobra ang taas na ngayon, di ba? Pero minsan, sabi nga nila, merong mga gasoline station dito sa lugar na mas mababa kesa sa lugar na tinitiran nila. Usually, pag Tokyo po ata, parang mas mura kesa dito sa amin, sa Yamanashi. Okay po, ito naman ang isa pang balita. Isang university student girl na tagpo ang patay sa loob ng hotel. Itong source po ay galing sa Japan News din, December 8, 2022. Nagoya City, ayon sa news na ito, isang babae, age 20 years old, university student, ang natagpo ang patay sa loob ng hotel na nakahiga sa kama. Ang kanyang buong ulo ay nakabalot ng plastic nang natagpuan ang bangkay nito. Hinuli naman today, December 8, ang ng mga pulis ang tatlong katao, babae at lalaki na tinatayang kasama nito sa loob ng hotel bago mangyari ang insidente. Ang mga ito ay nakakilala lamang sa SNS at nagstay sa hotel using two rooms. Ang bangkay ng babae ay meron ding bakas ng pagsakal sa kanya ayon din sa mga pulis. Sinisiyasat nila sa ngayon kung ano ang nangyari at dahilan ng pagkamatay ng babae.
Kaya mga kababayan ko, ingat-ingat po kayo. Hindi ko mo may magandang nakita sa SNS. Pasok ng pasok, enter ng enter, at kuha ng mga data. Di po ba? Kasi pag nakuha naman po ang inyong data, yan na. Magiging masaya, kakala mo totoo na siya, lalo na pag may mga sad story ka sa buhay mo, na-meet mo siya sa SNS, and good listener siya at maganda ang mga advice sa inyo, you found out yourself, nakasama mo siya, and suddenly you don't know this person, nakapares nang nangyari sa taong sa batang babae na 20 anyos. Ingat-ingat lang po, hindi naman lahat, pero I still thinking na hindi po basta papayagan natin ang sarili natin, lalo na mga kabataan, mga nag-SNS. Yan, marami kayong makikilala kasing edad nyo, di ba, na makakausap nyo, makikita nyo, pero hindi nyo alam, hindi nyo naman pala kaedad. Isa po yan sa sample. Akala mo kasing idaran mo yung kausap mo, yung pala, hindi siya bata. Kaya mag-ingat po, kasi maraming nagsasagi dyan, ang gagamitin picture ng bata. Pero i-live mo man sila, minsan ginagamit din ang bata. Kaya kala mo, siya pa rin yun. Pero pag nakipag-meet kayo, minsan hindi pala siya. Hindi nyo alam, mga nagtatarget pala ng something. Kaya ingat-ingat lang po, wag basta-basta sige-sige. Dahil hindi natin alam kung sino talaga ang mga totoong tao ngayon. At kung ano ang problema nila sa sarili nila na pati iba ay dinadamay nila. Ingat po, ito po si Vicky Osawa na mag-usap tayo. Maraming salamat po. And keep praying, don't stop po. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Narito po ang kaunting kaalaman. Pagba-void ang kasal, need pa ba ipaanal? Ayon po kay Atty. Maymay, bibigyang linaw lamang po natin ang proseso ng pagpapawalang visa sa isang void marriage ay tinatawag na Declaration of Nullity of Marriage at hindi po annulment. Void marriage ang tawag sa mga kasal na walang visa simula't simula pa na tila ba parang walang kasal na naganap. Alinsunod sa Family Code of the Philippines ay tinuturing na void marriages ang mga sumusunod. Una, alinsunod sa Article 34 na Family Code of the Philippines ay ang mga kasal na kung saan o ang isang magkabilang panig ay under 18 years of age o di naman kaya walang authority ng solemnizing officer o ng marriage license unless exempted from this requirement. O di naman kaya bigamous or polygamous marriages o ang mga kasal kung saan may pagkakamali sa identity o pagkakakilanlan ng isa sa panig na naikasal. Pangalawa naman, alinsunod sa Article 36 ng batas, ay void marriage din ang mga kasal kung saan ang isa o ang parehas na mag-asawa ay may psychological incapacity. Maituturing din na void marriage ang incestuous marriages o kasal sa pagitan ng ascendants, descendants at mga magkakapatid. And last, maituturing na void marriages ang mga kasal na sa pagitan ng magkakamag-anak. So, kailangan bang ipadeklara na null and void ang void marriage? Yes po, kung kayo ay nagbabalak magpakasal muli. Muli, ito po ang kaunting kaalam. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Narito po ang kaunting kaalaman. Ano nga ba ang Affidavit of Arresting Officer at ano naman ang Affidavit of Witness? Ayon po kay Attorney Maymay, ang Affidavit of Arresting Officer ang tawag sa isang sinumpaang salaysay ng isang kawaning ng batas kung saan ay nakalahad na siya ang dumakip sa suspect or individual na kasangkot sa krimen. Pangkaraniwan din inilalahad sa isang Affidavit of Arresting Officer ang mga sumusunod. Unang-una ang mga detalye patungkol sa pagkakadakip na nasabing individual, kagaya ng lugar, oras, kung kailan nagdakip. At bukod dito, may paglalahad din na ang pagkakadakip ay naisagawa alinsunod sa batas, gaya na lamang ng pagbibigay alam sa suspect o individual ng kanyang Miranda rights o mga karapatan niya bilang suspect na nakalahad sa ating saligang batas bago pa man siya madakip.
Ang affidavit of witness naman ay isang sinumpa ang salaysay ng isang individual na tumatayong testigo hinggil sa isang kaso, mapasibil kriminal o iba pang kaso ito. So, depende sa klase ng kaso kung saan tumatayong testigo ang isang individual. Ang affidavit of witness ay pangkaraniwang naglalahad ng mga impormasyon at detalye na may personal na nilalaman ang gumagawa nito. Muli, ito po ang konting kaalaman. Ako po si Ali na mag-usap tayo by Vicky Ozawa. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Narito po ang kaunting kaalaman. Invalid ba ang kasal kapag hindi na nakaupo ang mayor? Ayon po kay Attorney Cam, ang mga mayor po ay may authority na magkasal sa mga magpapakasal. Sila po ay binigyan ng local government code ng authority na maging solemnizing officer sa kasal, basta within territorial jurisdiction lang nila. Ibig sabihin, kapag si mayor ng Pasay ay magkakasal, dapat sa Pasay lang. Hindi pwedeng magkasal sa Cavite o sa ibang area. At dapat yung isang partido po dun sa magpapakasal ay residente o nasasakupan ni mayor. Hindi po ibig sabihin na kapag mayor po ay nawala sa pwesto, hindi na nakaupo, o kaya hindi na re-elect o hindi na tumakbo sa susunod na eleksyon, eh lahat ng kinasal niya magiging invalid. Hindi po ganun yon. So valid pa din po lahat ng nagpakasal kay mayor. Muli, ito po ang kaunting kaalaman. Ako po si Ali na mag-usap tayo by Vicky Ozawa. Magandang tanghali po.